Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! So ayan mga idol, nakikita nyo po. Okay, so kung mahilig ka rin sa pagmamanok, mahilig ka sa passion natin mga idol, at napaklik ka, at bago ka pa lang sa YouTube channel natin mga idol, please like and share and subscribe. So napakahalaga nitong content natin mga idol, huwag nyong i-skip hanggang dulo. Babanggitin natin details by details. So bali ang topic natin mga idol is ano yung kahalagahan ng mga dahon, halaman, prutas, at mga damo. Okay, so lalo-lalo na ito, napakaganda mga idol sa mga backyard na katulad ko. Okay, so ngayon ipapakita ko dito mga idol, babanggitin natin yung UGF o yung tinatawag na Identified Growth Factor, banggitin natin dito yung food pyramid, yung enzyme, superfood, from ordinary food to regular food to superfood. Okay, so ito mga idol, ipapakita ko kung paano gumawa ng superfood, then yung mga large molecule to small molecule, babanggitin natin lahat yan mga idol. Ngayon, ipapakita ko muna yung ating mga idol, manukan. Okay, so kung mapapansin nyo mga idol, wala talaga kayong makikita dito mga damo. So ito yung disadvantage mga idol pagka tayo ay mga backyard lamang. Unlike mga idol, pagka sa mga game farm o sa mga ibang manukan na may mga damo, so laki ng natitipid nila kasi kahit hindi sila gumamit mga idol ng mga vitamin C, okay, so mayroon na dun sa mga carabao grass sa kanilang manukan. Okay, so yung gagamitin natin mga idol na mga gulay, okay, so yung kahapon, pasensya na talaga hindi tayo nakagawa ng content kasi talagang mayroon lang kaming ginawa dito sa bahay. So ito yung dahon mga idol, unang-una na bulok na yung ibang dahon, so yung sili konti na lang. Then yung ating saluyot, meron tayong ampalaya, meron tayong spinach na bagong kinuha, then yung kamote, at saka yung malunggay. Okay? So ipiprepare ko muna yan mga idol, para at least dito i-extract natin, then i-share din natin kung ano yung kahalagan ng extractor machine compare sa juicer and doon sa ating mga blender. Then maganda to mga idol, abangan nyo ang gandulo, dahil magbabanggit ako dito mga idol ng mga pwede natin gamitin para kung kayo ay nagmi-maintenance. Okay, so i-elaborate natin lahat to mga idol. So ito, meron akong isang Yakult and then isang lakatan na saging. Okay, so dalawang tubig yan. Siguro yung sukat na ito mga idol, kung di ako nagkakamali, mga 700 ml yung sukat ng ating tribulet. Okay, so magkakaiba yung blender to extractor machine to juicer. Okay, so ikakat ko muna mga idol para i-prepare ko to para hindi masyado matagal kasi marami akong babanggitin. Okay, so ito mga idol, na-prepare ko na, nalagay ko na siya rito. So ipapakita ko muna mga idol para at least black and white tayo, then makita nyo talaga mga idol kung gaano kagana kumain yung aking mga alaga. So yung dami na malunggay mga idol na ginamit natin. Okay, 2 at 3. Ito mga ito, dito nakalagay mo rito para mabilis kasi mahaba tong video natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bali 7 yan mga idol na tangkay ng malunggay. Then ayan, nalagay ko na lahat. Pinakain ko na kanina mga idol yung ating mga alaga. Ngayon papakita ko muna sa inyo mga idol. Okay, lalagyan ko ng spinach. Tutukain nila to, sana tukain nila. Okay, then isasama rin natin to mga idol. So bali iinom kami ng anak ko mamaya, kaya nilinis ko na to mga idol. Okay, so lagay natin yung spinach. Yan, lagay natin spinach yan. Then babanggitin ko yung mga benefits nyan mga idol sa kalusugan natin, at saka sa mga pwede nyong gamitin sa mga nagmi-maintenance, yung mga high blood, diabetes, etc. Okay, so pakita ko muna sa inyo mga idol kung kakain yung mga manok natin. Then tignan nyo yung mga butchi nila. So malalaki na kasi kumain na sila kanina. So here we go. Tara mga idol, tignan nyo. Okay, so ayan, isa-isayin natin, huwag natin ipapaubos sa isa. So hindi pa sila umiinom mga idol. Ayan, kung makikita nyo yung kanyang butche, ayan o, so kumain na siya mga idol. Okay, ayan o, yun o. So nakikita nyo ba mga idol na malaki na yung kanyang butche? So ayan, tignan natin kung kakain siya. Ayan, so kumain siya mga idol. Then puntaan natin yung isa, kung lahat sila ba kumakain ng dahon. So ayan, kumain siya mga idol. Tignan natin tong isa para at least makita nyo. Ayan, kumain. Okay, so isa-isayin lang natin, mabilis lang ito mga idol. So ayan, kumain din. Okay, so dito isa-isa. So ayan mga idol, kumain din. So kumakain lahat. So isa na lang mga idol yung papakita natin, yung ating babae. Hindi na sana ito mga idol kasi ito nga yung binigay sa atin ni paring Christian. Okay, so tingnan natin, may ilap yan.
So, ayaw niya mga idol kasi mailap, no? Okay, kasi hindi na sana yun naalaga natin. Ngayon, ang gagawin natin mga idol, titimplahin natin to. Okay, lalagay natin doon. Then, papakita ko sa inyo mga idol kung paano magtimpla. Para at least, makita nyo. So, bali, nilagay natin lahat dito mga idol yung dahon. Then, ito. Okay, so anak, videoan mo ako. Tandaan na, huwag malikot yung kamay, ha? So, huwag mong pipindutin yung red dyan, ha? Para hindi mamatay. Okay, so ito mga idol. Pasensya na kayo kahapon talaga kasi busy ako. May project lang tayo dito sa bahay na ginawa. The same time ngayon mga idol, Monday ngayon, so hindi ako pumasok dahil gawa nung mga idol, masakit yung aking katawan. At the same time, so ito nga yung pinangako ko, kailangan nga tapusin ko to, pakita ko sa inyo. Okay, Yakult. So ayan na yung Yakult mga idol. May naka-prepare ako dyan na tubig, okay. Ito so, tubig. Ito mga idol, kunin natin yung natitira, okay. Yan, lagay natin yung tubig. Okay, samahan pa natin ng isa. So, bali ang nito mga idol, ang paggawa nito. So, bali, malunggay, ampalaya, kamote, saluyot, sili, and spinach. So, konti na lang kasi yung sili, kaya dinagdagan natin ng spinach. Tsaka may nakita tayo kanina sa garden, okay, ng kapitbahay. So, yan, humingi tayo ng konti. Okay, so yan, nilalak ko lang. Ngayon, pagkalimbawa mga idol, kasi ginamit nyo isa juicer, hindi nyo makukuha yung fiber na napakahalaga na dapat natin makuha yung fiber kasi yun yung number one kailangan ng katawan natin. Pag juicer kasi, kukunin mo yung katas lang. So, kung ganun kadami lang yung dahon mga idol, wala ka masyado makukuha ang katas kasi konting-konti lang yung dahon. Kaya the same time, pag blender naman mga idol, so bali hindi niya na totally na liliquify, hindi niya na masyadong napipino kasi kulang yung kanyang power capacity para liquify. Ang ating extractor machine kasi mga idol is a 600 watts, so kaya niyang i-unlock yung mga dahon, gulay na kunin yung mga nutrition ng nandoon na nakapaloob sa dahon. Okay, so ang blender kasi mga idol is only for smoothie, pang merienda lang yan mga idol, kaya iba din yung dating. Okay. Pero by the way, itry nyo pa rin kung kaya dun sa inyong mga blender. Okay? So ito na mga idol, ipipress lang natin. Then i-share ko na rin kung makabili kayo ng Nutribullet mga idol, ganito yung tamang paggamit. Lalo kung naglagay kayo ng yelo. So mas maganda to kung may yelo. So umaga pa ngayon kasi, so hindi ako gumamit ng yelo. So ayan, palsing-palsing muna mga idol. Then twist natin. So bibilisan lang natin mga idol, ikakat ko muna para hindi masyado mahaba. So, ito na mga idol. Okay? So, kung nakita nyo mga idol, wala na kayo makikitang dahon na buo. So, liquify na siya. Okay? So, ayan mga idol, ipakita ko lang ang ginawa natin. So, press natin sa ibabaw, then twist. So, ayan mga idol. Ngayon, ang gagawin natin mga idol, ako yung unang iinom. Titikman ko. Then, gawin nyo to mga idol sa inyong mga anak kasi napakasustansya na ito. Pagising sa umaga, ito yung pinakamaganda na ipasok natin sa katawan. Empty stomach. At okay. Least yung Yakult gatas na din. Okay, probiotic yan mga idol. So yung lasa nito mga idol, sisiguraduhin ko sa inyo na napakasarap. Okay, so ayan, transfer muna natin dito mga idol, isang baso. So ito yung ipapainom natin sa manok, sana magkasya. Okay, so ayan, nakpakita mo ako. Okay, so ito mga idol, oh. Sarap. Sabi. Sarap talaga mga idol. Then, ayan mga idol, sundan nyo ako, pupunta ako sa ating manukan ulit, then painumin ko sila. So, pakita natin mga idol. Ang manok mga idol ay wala siyang panlasa. Yan ay malakas ang kanyang pang-amoy. So, ngayon, tignan natin kung iinom yung ating mga alaga. Okay? So, kailangan uminom sila mga idol. Okay, so ayan, aamoy-amoyin muna nila. So, ayan, uminom na siya mga idol, oh. Okay, so ayan, yan. So, yung hindi kayang tunawin ng ating stomach, ang gagawin natin, ililiquify natin, kaya tayo gumawa ng ganito. So, ayan, uminom na rin siya mga idol. Okay, yung hindi natin kayang kainin ng hilaw, okay, kasi nga yung lasa, dahil tinatalo tayo ng dila, so ayan, uminom na rin siya mga idol. Then, eto, bigyan natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga idol, umiiling. Okay, ibig sabihin, malakas yung kanyang pang-amoy, ayaw niya. Pero, wala siyang choice mga idol, kasi di natin siya painumin. Okay. So, antabayanan natin kung ano yung ugali niya. Baka mangyari sa inyong mga manok, mga idol, ganito. Ayaw uminom. So, tignan natin kung iinom siya o hindi. Okay. Iwanan muna natin dahil baka magtagal tayo dyan. Okay. So, aralin natin mamaya. Papakita ko mamaya, mga idol. So, ito naman yung isa.
Okay, so hindi na nakapag-antay. Uminom na sa lagayan. So ito mga idol, tingnan nyo. Pagka umiinom sila, ano, nangingitim yung kanilang muka. Ayan o, pansinin nyo mga idol. Ayan o, okay. So nakita nyo mga idol, naging maroon na yung kanyang muka. So ayan ang epekto nyan mga idol. Okay? Then, tignan natin yung isa mga idol, kung iinom siya o hindi. Okay, tignan natin. So dito. So sigurado dito mga idol, konti lang talaga yung kanilang iinumin kasi first time nila to na uminom. Matagal kong hindi ginagawa to mga idol. Pinapakain ko lang ng dahon. Kasi pagka kumain ng dahon yan mga idol at hindi natunaw, hindi niya natunaw mga idol, ang mangyari, dumaan lang sa katawan niya. Kaya lagi sinasabi ng mga veterano mga idol, ang manok na malakas magtunaw, mataas ang kanyang nutrition o napakalusog na manok. Kasi nakukonvert niya mga idol yung kinain niya into protein or into carbohydrates or para yung tinatawag na ano, pang superfood sa kanyang katawan. So ayaw niya mga idol, no? Okay, so syempre, ang gagawin natin dyan ay hindi natin talaga painumin yan ng kung ano. Magiging no choice yan, mamaya mauuhaw yan. No choice, iinom pa rin yan. So ipapakita ko pa rin sa inyo, dokumento pa rin natin mga idol. Then ito, bigyan din natin. So kahit konti lang mga idol yung mainom nila, ay napakaganda na sa katawan kasi ang ordinary food kanina na dahon and regular food kanina na dahon mga idol is nag-turns to superfood na. Okay? So ito mga idol, puntahan natin yung ano, then paliwanag ko sa inyo mga idol yung mga binanggit natin. Kung ano ba yung ibig sabihin ng UGF or ano ba yung ibig sabihin ng food pyramid. Okay, so ganito mga idol. Ang food pyramid mga idol, kung naalala nyo, dati nung elementary days pa rin tayo, okay, yan yung tinatag na go, grow, glow. Ang go and grow mga idol is nakukuha na yan sa protein na pagkain ng manok at the same time carbohydrates. So ang glow mga idol, nakukuha lang yan sa mga green leafy vegetable, sa mga gulay at sa mga prutas. So dati nung araw mga idol, yan yung tinatawag na unidentified growth factor. Hindi masyado maipaliwanag ng sehensya dati. Ngayon lumabas yung tinatawag mga idol na superfood. So yun nga, from ordinary food, yung mga dahon na ganito, regular food. Okay, so from ordinary food to regular food, eto na yung tinatawag na superfood. Para mag-boost yung immune system ng tao, then yung alaga nating mga manok. So kung makikita nyo mga idol, yung fiber nya, so ayan, napakapino. Pag once na pumasok eto mga idol, 0 minutes, diretso yan sa ating atay. So ganun din sa manok mga idol. Pag once na ininom nya yan, automatic 0 minutes, nagtuturns into nutrients. Okay, so mabilis, wala kasing i-digest. Skip the process of digestion. Ang nangyari dito mga idol is absorption. Okay, so ngayon, ano ba yung ibig sabihin mga idol ng enzyme? So ang enzyme mga idol, yan yung using the food chain. Okay, so, enzyme are protein that produced by any living organism that are biological catalysts. This means that they can speed up biochemical reaction in many cases, okay, in case the ratio in million of times by reaction. So ganun mga idol, kabilis. Ang ibig sabihin nito mga idol, okay, nagda-drives to biochemical process that are necessarily, okay, para sa ating daily life. Okay, digestion can help to break down. Okay, so yun na mga idol, the large molecule. Okay, katulad ng carbohydrates, protein, fats into smaller molecule like sugar, amino acid and fatty acid. Okay, the enzyme that can convert, okay, this molecule into energy na kailangan ng ating katawan. Okay? So yung efficacy na tinatawag, yung epekto, at the same time yung dietary component. So ganito ibig sabihin nito mga idol. Okay? So ang manok natin mga idol, merong mahina magtunaw. So kahit anong sustansya ng ibigay mong pagkain, pagka large molecule o yung mga matitigas na mga pagkain like mga grains, yung mga corn, okay, even na pellet mga idol, okay, yan yung mga large molecule. Ngayon, pagka once na kinain nila yan o kinain ng tao mga idol, okay, katulad ng tinapay para maintindihan natin mga idol, pag once na kumain ka ng tinapay, malaki. Yun yung large molecule. Ngayon mga idol,
Pagka once na nakagat mo na yan, okay, nagkakaroon na siya ng lasa na matamis. Yun yung sugar. Yun naman yung tinatawag mga idol na small molecule. Okay? So, kung mababanggit nyo mga idol, ayan. Ayan o, pagka once na tumuka sila ng dahon, okay, so dahon yan, yan yung tinatawag na large molecule. Okay, ngayon, since yan ay ginawa natin is in-extract natin, niliquify natin mga idol, okay, so naging liquid na siya. So, hindi na siya kakainin, kundi iinumin na siya katulad ng ginagawa nila mga idol. So, ayan, umiinom na rin yung isa mga idol, okay. Ngayon, pag iniinom nila yan mga idol, okay, nagtuturns into energy and power instant. Okay, kasi wala na siyang idadigest. Ngayon, pagka mabilis magtunaw, kasi ang enzyme mga idol tumutulong na tunawin o magtunaw ang isang magkakaroon ng ganyan o iinom ng ganyan, tumutulong na tunawin niya yung mga matitigas, malalaking pagkain na kinakain nila. So pag natunaw nila mga idol, yung tinatawag na ibinigay mong pagkain, mabilis siya magtunaw. Okay, napakaliwanag talaga mga idol na nagto-turns into energy and power. Kasi nakukuha niya mga idol yung tinatawag na protein, carbohydrates, and yung mga ibang suplemento pa. Okay? So ano ba yung benefits mga idol ng ampalaya pagdating sa tao? So kung halimbawa mga idol, ikaw ay mataas ang sugar, mataas yung diabetes mo. Ngayon, ang mangyayari mga idol, pagka mataas yung diabetes mo, yan yung tinatawag naman na glucose. Kaya kung mapapansin nyo mga idol, even sa ating mga alaga manok, may tinatawag na glucose. Pag pumasok kasi sa katawan, ang tawag dyan mga idol is a glucose. Okay? Pag nasa labas, ang tawag is sugar. Ngayon, diabetes, mataas yung sugar. Okay? Ngayon, ganito. Ang kalagaan ng ampalaya mga idol, siya yung tinatawag na natural na insulin. Okay? So, natural. So, kaya ka diabetes kasi una-una mga idol, sira yung pancreas mo. Sa pancreas, mayroon siyang tinatawag mga idol na parts. Ngayon, yung parts mga idol ng ating pancreas, yan yung tinatawag na beta cells. Yung beta cells mga idol, yan yung nagre-regulate ng sugar na every time nakakain ka ng kanin, ang kanin ay carbohydrates, nagto-turns to sugar. Kaya pag diabetes ka mga idol, bawal ka kumain ng sobra-sobrang kanin kasi, okay, nagto-turns to sugar. Ngayon, pag pumasok yung kanin sa katawan, which is yan ay carbohydrates, yan ay nagto-turns to sugar, okay? Ngayon, pag hindi na-regulate ng tinatawag na pancreas o hindi na-regulate ng tinatawag na ating beta cells, okay, nagiging sugar lahat yon. So, pag nagiging sugar lahat yon mga idol, ang mangyayari, tataas yung sugar mo. Ngayon, ang trabaho naman ng insulin na itinuturok, yung 5 unit, 10 unit, 15 unit, depende yan kung gaano kataas yung numero ng sugar mo, sinusunog yung sugar mo, pero hindi nyo pinapagaling yung tinatawag na pancreas mo. Okay? So, hindi lahat na mahilig sa matamis mga idol, ay sila lang yung nagkakaroon ng diabetes. Okay, may tinatawag kasi mga idol na hereditary. Okay, yung hereditary at saka yung tinatawag na inheritance. Okay, so ngayon, may mga pagkakaiba yan. Okay, ngayon, focus tayo mga idol ganito. Pag once na pinanganak ka, okay, yung genes naman sa tao, yung DNA, okay, so ang DNA, ang ibig sabihin yan kasi mga idol, yan yung nakapaloob sa chromosomes. Okay, so medyo malalim yan, so wag na natin babanggitin. Yun na genes ng isang tatay na ipapasa yung kanyang dugo doon sa kanyang anak na nagkakaroon sila ng matataas na sugar. Ngayon, ang mangyari, okay, pagka halimbawa, malalaman mo lang kasi na mayroon kang diabetes mga idol, pagka halimbawa, ikaw may sugat na hindi gumagaling. Okay, at the same time, pagka yung paa nagmamanas, so medyo acute na yan. Okay, so ayan, umiinom sila ng umiinom mga idol, napansin nyo. Ngayon, ang gagawin natin, okay, i-share ko mabilis lang mga idol, ang gamot sa diabetes ay yung insulin plant, yung serpentina, then ampalaya. Pero mayroon yan combination, yung tinatawag na fruit cure combination mga idol. Okay, samahan nyo ng luyan dilaw, fat burning yan mga idol, mataas ang kanyang natural na antibiotic. Okay, marami pa. Okay, so at the same time, yung red beet o beet sugar, so parang singkamas na kulay pula, pwede nyo samahan. And then dahon ng sili. Okay, so ano naman ngayon yung benefits ng dahon ng sili? Ang dahon ng sili mga idol, yan ay kumbaga sa tao, aprosadyak. Okay, sa Tagalog, yan ay tumutulong na pampalibido o pampalibog mga idol. So maganda rin sa ating alaga manok kung dadalhin natin sa manok para sa kanilang tinatawag. Diba nagbibigay tayo ng testosterone. Yung testosterone mga idol, yan din yung tumutulong sa manok para kasta ng kasta. So maganda rin yon kasi nako-convert din yon para sa ating alaga, para kung kayo ay nagbibreed. Then maganda na pang-circulate ng dugo para maiwasan mga idol yung paglapot ng dugo, yung pagbara sa ugat.
Okay? So, tutulungan natin yung stomach ng tao. Since ang manok, mga idol, is diretso yan sa butchi, pupunta yan sa kanilang balon-balunan. But, liquid yung ininom niya. Okay? So, yan, idudumi niya yan, mga idol. Ma-detox ang manok, makiklensing. Magdudumi yan, mga idol, ng kulay itim. So, mamaya, abangan natin, mga idol. Kaso nga lang, kung dyan nakakulong, hindi natin makukuha yung itim, mga idol, na ipot nila kasi may buhangin. Pero, tingnan natin mamaya, mga idol. Okay? Kasi, may lakad din ako ngayon. Ngayon, ano ba yung benepisyo pa ng sili? Ang sili kasi maganda yan sa rheumatitis, uric acid. Kung sa tao. Okay? Then, ano ba yung benepisyo din na malunggay? Ang malunggay, 300 na sakit, mga idol, napapagaling. So, kung ang habol mo is para sa buto ng manok, calcium. Okay? 7 times na mas maganda yung malunggay compare sa gatas kung sa tao. Okay, so mas maganda yung malunggay compare sa eggshell na manok kung kukuha ka ng calcium. Ngayon, kung gagamit ka ng synthetic drugs, yung gamot, yung mga tableta na isinusubo sa manok, mas maganda ang natural. Ang tinatanggap ng organ, ang tinatanggap ng katawan ng manok, mga idol, is natural. Yun nga lang, so hindi maiwasan kasi kailangan natin na maibigay at magpick yung manok lalo kung nagkukondisyon. Kailangan natin gumamit ng mga gamot. But the problem, mga idol, ang totoo, pag once na gumagamit tayo ng mga gamot na ganyan, okay, nakakaano din yan, mga idol, nakaka-distract o umiiksi yung buhay ng manok compare sa manok na natural yung ibinibigay. Okay, mas mahaba yung kanyang buhay. Kaso nga lang, napakahiwaga kasi ang manok, mga idol, at hindi natin pwedeng tuldukan na ganun kasi merong mga nag-aalaga ng mga manok, mga idol, na inaabot ng 10-15 years yung kanilang alaga, buhay pa yung manok na kahit naman binibigyan nila ng gamot. Okay? Pero ayon nga sa pag-aaral, mga idol, is ang gamot kahit sa tao is nakakasira ng kidney. Okay? Kaya nga, mga idol, kung sa totoo lang, wala namang dialysis na tinatawag talaga kung hindi tumaas yung mga dosage ng gamot. Kasi nung araw, wala namang gamot, mga idol, no? Wala rin namang malalaking ospital. Wala rin namang cancer nung araw. Kaso nga lang, nag-improve kasi lahat ng mga pagkain, mga idol. Yung mangga, dati, katulad nyan, pinipitas yan sa puno. Ngayon, ang mangga, mga idol, since nag-improve, naging moderno ang panahon, yung mangga, nilagay sa sachet, yan yung mga tinitimpla ng mga juices. Okay, so kaya nagkakaroon ng tinatawag na UTI. So, alam nyo ba, ibig sabihin, mga idol, na UTI? Umibig tapos iniwan. Okay, hindi, joke lang. Okay, yan yung urinary tract infection, UTI. Okay, ngayon, mga idol, ano ba yung benefits din ng kamote? Okay, so ang kamote, mga idol, kung mapapansin nyo, ito. Kasi pinapakain ko nga sila, mga idol, kung nakita nyo yung mga vlog. Okay? Ang kamote, mga idol, is a red blood cells, hemoglobin, meaning para sa kanilang dugo. So kung gusto nyo papulain, mga idol, yung inyong mga manok, so gamit kayo ng kamote. Number one, napakaganda. Para sa kanilang dugo yan, mga idol. Okay? Then ang kamote, kung sa tao naman, mga idol, yan ay tinatawag na iodine. Okay? So siya lang ang merong iodine sa lahat ng gulay. Merong iodine pero sa seafoods na. Kaya kung nagtitipid tayo, mga idol, is napakaganda ng iodine. So naubos niya, mga idol, no? Kung napapansin nyo. Okay? Then, eto, mga idol, okay? Ang kamote, maganda rin yan, mga idol, para sa mga babae pagka nagkakaroon ng monthly period. Kasi dugo nga yan, mga idol. Okay? So para maging regular, samahan nyo ng dahon ng guyabano, mga idol. Yan ang maganda sa mga nagkakaroon ng mga matataas na UTI. Okay? Then, at the same time, mga idol, okay, ano man yung kalagahan naman ngayon ng, ano pa ba yung spinach? So, yung spinach kasi more on, halos parehas sila sa, nakalimutan ko tuloy. Sa sili, mga idol, okay, so ampalaya, kamote, dahon ng sili, yung tinatawag, mga idol, na saluyot. Okay, so yung saluyot, mga idol, number one, napakahalaga yan sa tao, din sa ating mga manok, okay? Kasi ang ginagawa ng saluyot, mga idol, unang-una, okay, ganito yan, dagdagan natin ang inumin nila, mga idol, habang pinagpapatuloy natin yung content. Yung kahalagan, mga idol, ng saluyot, lalo na karamihan sa atin, ay hindi nagdudumi ng normal. So kung di ka nagdudumi ng normal, kain ka ng kain, tatlong beses ka kumain sa isang araw, hindi ka naman nagdumi, o kaya dalawang araw bago ka nagdumi, so yan yung tinatawag na nagkakaroon ka ng toxin. Tignan nyo, mga idol, ha. Nagtututbras tayo tatlong beses. Meron pang limang beses sa isang araw nagtututbras. But the problem, okay, hindi natin nililinis yung imbakan ng pagkain. Naliligo din tayo araw-araw para malinis yung ating katawan. Pero yun nga, mga idol, hindi natin nililinis yung ating stomach. So ang mga manok, mga idol, pag maganda tumunaw ang manok, mga idol, meaning dumi ng dumi. Ayan na, mga idol, ang bilis ng reaction. Kita nyo, mga idol, ayan na sinasabi ko. Okay? So kailangan natin na ipakita sa inyo, mga idol. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh. Oh, mga idol, kita nyo, nagdumi na siya ng itim.
Okay, so bubuksan ko, i-close up natin, sana wag niya matapakan. Ito mga idol, yung ipot na napakabaho. So yan, nailabas niya yung kanyang mga toxin o yung kanyang dumi sa katawan mga idol. Okay, ang bilis na reaction. Kasi sabi ko nga mga idol, 0 minutes. 0 minutes talaga mga idol, talagang nag-i-effect tong ganitong inumin. O yan o mga idol o. Oh. Okay, so kita nyo po. Ayan o. Oh. Okay, ayan mga idol o. Oh. O, oh, dalawa na pala yung inipot niya mga idol. Pero kaninang ipot niya ito, mga buo mga idol o. Oh. Ayan o, oh, green. Ayan o, oh, green, buo. Okay, yan yung mga ipot niya o, oh, yung mga buo-buo. O oh, ngayon, uminom siya mga idol. Ayan, nagpatunay na. Okay, itim. Okay. Ngayon, pagka kayo first time din uminom ng ganito mga idol, lalo yung mga nagme-maintenance ng Lasartan sa high blood, Amlodipin, Simvastatin, mga Neo Black, Palsy Black, okay, lahat na, marami yan. So, ang ginagawa kasi ng gamot na yan mga idol, ibubuka yung arteries o yung veins o yung ugat natin. Pero, hindi niya pinapalabnaw o hindi niya pinapaganda yung sirkulasyon ng dugo. At the same time mga idol, okay, so yung pagbomba ng puso mga idol ay naapektuhan sa gamot kasi pag malapot ang dugo, nasan ba ang dugo? Siyempre, nasa paa. Okay, so ang manok mga idol, pagka mahina tumunaw, kahit anong sustansya ibigay mo, hindi nagtuturns to energy into power. Okay? Ngayon, nagiging epekto na ito mga idol, yung pag-inom ng ganito, kumikintab yung kanilang balahibo, gumaganda yung kanilang kaliskis, namumula yung kanilang mga paa, namumula yung kanilang mukha. Okay, din nagiging maliksi, nagiging malakas, nagiging alerto. Kasi nga mga idol, yung iniinom niya yan, no? Yung iniinom niya is a superfood na. Yung enzyme na yan mga idol. Okay? So, tutulong yan ngayon, yung ininom niya, na matunaw niya mga idol, yung mga kakainin niyang matitigas. So, tutulong yan mga idol. So, ganun kahalaga. Okay? Ngayon, okay, kung mapapansin nyo mga idol, ayan, no? Ayaw nilang tigilan. Okay? Ayaw nilang tigilan. Di ba? Pero kung halimbawa mga idol, magtitimpla kayo, ang standard kasi na inilalagay na saging is 2. Dahil yan din yung turo ni Dr. Willie Ong, Dr. Atoy Arboleda, and Dr. Jun Masagka. Even si Dr. Mata. Okay, so kailangan mga idol is 2 saging. Kasi pag umihi tayo mga idol, potassium yun nawawala sa katawan. At pag pinawisan tayo, potassium yun nawawala. So pag mababa ang potassium natin mga idol, madali tayong mapagod. Okay, madali tayong hingalin. Nahinahap po tayo. Pag umaakit kayo ng hagdanan, masakit yung tuhod. Napapagod ka agad kayo mga idol. Okay? So ngayon, kung mapapansin nyo mga idol, an apple a day, keep doctors away. Pero ang nangyari kasi sa atin mga idol, araw-araw, yosi dito, yosi doon, yosi kadiri. So naubos na naman mga idol. Okay? Then, napapashot tayo. Minom tayo ng alak. Then, lahat ng ulam kasi natin mga idol is more on may mantika. Pagising sa umaga, ang ulam mo, pritong itlog, pritong manok, pritong isda, pritong baboy, lahat prito. Ngayon, kaya nagkakaroon tayo ng mataas na fatty foods. So, pag mataas ang fatty foods o yung kolesterol sa katawan natin mga idol, mahihirapan dumalo yung dugo. So, dito tayo sa manok mag-focus. Dinadagdag ko lang yung benepisyo ng ating katawan mga idol kasi kailangan natin yan. Okay? Ngayon, ang kailangan kasi ng manok mga idol talaga, number one, is tunawin yung ibinibigay niyong mga patuka. Kailangan tunawin niya. Pag natunaw niya yan mga idol, okay, hindi na kayo mag-aalala. Napakahirap na ngayon makapasok ang sakit. Kasi yung ibinibigay mong patuka, yung pagkain, is nakukonvert niya, okay, para magamit niya na maging lakas. Pero kung halimbawa ang manok mo, kung napapansin niyo yung iba mga idol, lalo yung mga may sakit, pag kumain, makikita yung ipot, nandun yung mais, nandun yung grains, buo pa rin. Hindi niya natutunaw. So imagine yung mga idol, napakatigas naman talaga ng grains, napakatigas naman talaga ng mais, lalo na kung whole corn ang binibigay. At mas maganda yung whole corn mga idol. Okay? Ngayon, yun yung nagiging problem. Ngayon, since nakita nyo mga idol, ayan, inuubos talaga nila, then tinutuka-tuka niya pa mga idol, oh. Okay? Tinutuka-tuka niya pa, ayan, oh, di ba? So, ngayon, ang bilis ng epekto niyan mga idol. So, abangan natin yung iba, maya-maya mga idol, lalo na pag gumawa ko ng content mamaya. So, tignan natin. The same time mga idol, yung unang content natin, nung dumating ako dito, di ba, umulan, naulanan tong ating, manok. Okay, and then, di ko pa nalilipat mga idol. Okay, so, ayan, wala naman siyang sipon. Okay, ayan o, naulan na, and then kahapon mga idol, okay, pinaliguan ko sila, kaya kung mapapansin nyo yung kanilang balahibo ay makikintab, ayan o. So, naulanan siya kahapon, then, ay nung Sabado, then kahapon Linggo, pinaliguan ko sila, so ayan, makikintab, pero wala naman sipon, di naman nagkasakit. So, ayan mga idol, pansinin nyo yung kanilang balahibo, okay.
So naligo sila mga idol, no? Okay, so wala naman may sipon, okay? Kasi yun nga mga idol, okay? Nagiging malakas talaga yung ating manok pagka ganyan. So pansin nyo mga idol, di ba? Talagang namumula na yung kanyang mukha, oh. Okay, so ayan, no? Yung kanyang tuka ay talagang may superfood na. So ayan mga idol. Ngayon, babanggitin na lang natin mga idol yung mga susunod pa na mga ano, mga pwede natin banggitin, okay? Kung meron man akong hindi nabanggit, then i-share natin. So, ngayon, ano yung mga prutas na pwede nyong gamitin? Okay? So, lahat ng mga prutas, mga idol. Ngayon, pag sinabing napakamahal naman, napakamahal ng ganitong diskarte, simple lang yan, mga idol. Karamihan naman sa atin, maraming suki sa palengke, maraming kakilala sa mga bayan-bayan nyo. O kaya naman, pag probinsya, mga idol, marami ka ng tanim-tanim dyan. Okay? So magtatanim ka lang, maglalagay ka lang. Kung walang space, lagay mo lang dun sa supot ng simento o kaya sa mga lata. Basta gawa ng paraan para makapag-create ka lang ng dahon. Since ito yung hilig natin, then ako ay gumagawa ng mga content talaga. So ito yung mga topic na pwede kong i-share para sa ikakabuti ng ating mga alaga mga idol. Okay? So yan, kung ano ba yung habol mo sa alaga mo, syempre calcium sa buto. Then yung height niya, then yung balahibo niya makintab, yung mukha niya mapula. The same time malakas yung immune system. Kaya the same time yung speed and sharpness kailangan. Samahan na rin natin ng tinatag na endurance. O wag na tayong mamili, ibigay mo na yan. Then the same time mga idol, yung stamina and then oxygen level. So ibigay na natin lahat mga idol para wala na issue. Na nakukuha lang yan. So yan, pag marami kayong kaibigan sa palengke mga idol, so yun, hihingi lang kayo doon sa palengke ng mga luma o kaya doon sa mga itinapon nila o hindi pa naman ganun kadumihan yung mga prutas na luma, pwede doon. Okay, yung mga tiran yung mga prutas mga idol. Okay, at the same time yun yung titimplahin nyo. Okay, so ganun lang. So eto yung binigay kong manok ngayon, hindi siguro inaalagaan doon, hindi siguro pinapakain, lagi nandito. Okay. So ito mga idol, mas matanda to kaysa dito. Mas matanda rin ulit lalo yan kaysa dito. Okay? So yan yung pinakamatanda mga idol. At the same time, alam ko, mangingitlog na yan eh. Ayan o, may nakitang pugad doon. So yan o, parang gusto na niyang pumasok to. Okay? So yon mga idol, maraming salamat. At subaybayan nyo lang mga idol kasi gagawa pa tayo ng mga content. Okay, gagawa pa ako ng maraming content. Ngayong araw ng Monday kasi kahapon busy lang talaga tayo. Meron lang talaga kaming ginawa sa bahay. So masakit yung katawan ko. Monday ngayon di ako nakapasok. So bukas ako papasok. Then di rin ako nakagawa ng content kahapon mga idol kasi yun nga. Meron tayong ginawa. Okay? So maraming salamat mga idol. Okay? So bigay na natin to lahat sa kanila. Ayan, naubos na naman niya. Okay? So bigay na natin. At the same time, paalala mga idol bago matapos, okay, yung ganito nga pala, isa 45 minutes lang panis na yan. Kaya huwag nyong ilalagay sa rep kung kayo ay gagawa at iinumin nyo. Tapos nagiging gel type to mga idol. Okay, so pagka naging gel type yan, katulad na ito mga idol, tignan nyo. Naging gel type na. Ayan o, tumigas na siya o. So hindi nyo na maiinom. Kaya medyo ano to mga idol, hindi na rin maiinom ng manok to kasi nagiging gel na nga siya. So kailangan tutukain niya na yan, hindi niya naiinumin. So yun. Okay. So ito mga idol, medyo konti siya lang. Pero kita niyo yung kanyang tuka. Ayan o. Ayan o. So in meaning, uminom din. Hindi lang natin nakuhanan. So ayan yung tuka niya. So basa. Kasi tumuka siya tapos ipinunas niya sa lupa. Ayan o. Buddy, pakita mo. Ayan mga idol o. Okay. Dali. So ayaw niya no. Ayaw niya pakita. Pero ayan, no, kita naman yung tuka niya mga idol. Is ayan, no, nililinis niya kasi tumuka siya kanina. Okay, so ayan mga idol, maraming salamat. Until next time.